Hi guys, thank you for clicking the video. By the way, I'm Joel from Bisaya Business. I am a website developer. I do SEO as my service and affiliate marketer as well. So, dili man siya common nga term para sa inyo, pero ang pinaka-common language niya is work from home and business from home. So, if ikaw interesado ka makatunog unsa ba gyud ang work from home and business from home, so this video might help you. As we all know, work from home jobs are really becoming more popular these days. So, ani nga video atong usurihan ang mga benefits nga posible nimong ma-experience working from home, different types of working from home jobs, skills and qualifications. Unsa ba kinahanglan nimo nga skills para makastart ang sa imong online journey. So, malay mo na kay mga tinatagong abilidad diha. So, watch out. Tips kung unsa ang pagpangita og work from home jobs nga fit po sa imong skills. Challenges. Unsa may mga problema or mga ma-expect nimo nga mga challenges or obstacles along the way on in a long run sa imong work from home job. And of course, tips on how to stay productive. So, let's go. And yes, isang din sa mga benefits nga pwede nimo ma-experience kung naka sa work from home setup. No, it's not work from home, it's work from outside. So yes, nakay freedom mo gala together with your family and friends, and now here we are on leave. Hope take note ha, dili ni siya og nanaka sa work from home platform, dili pa gawa kagala din. So depende, magtigom sa mga kwarta. So muna siya isa ka advantage ana. Last boat. Oh, another benefit of working from home is saving time and money. Dako kayo og gasto if for example gikan sa inyo ang balay tapos mo adto ka sa inyo ang trabaho. Ang time pa lang ana tapos ang pliti nimo mukhauna na siya og kwarta. Time flexibility. Pwede nimo i-arrange ang imong time kung unsa kang orasa mo duty, unsa kang orasa mo out. Gusto ba ka mo snack pa? Ang uban na is naka-time doctor. Ang uban ng mga amo is okay ra nila og wala kay time sheet, or as long as ma-deliver lang nimo ang kaya ang dapat i-deliver ang nga task. And of course, ang pinaka-importante sa tanan, the freedom to work everywhere. So ikaw magbuot kung asa nimo gusto magtrabaho, as long as na internet. Pwede ra pug ka maka-reachable ra pug ka sa imong client. So goods. Types of work from home jobs na available diri sa Pinas. So kung compare mo siya like work from home diri sa Pilipinas ug sa gawas, actually maura gyud siya. And speaking of work from home jobs or business, ato pud sila gi-categorize. Number one is freelancers or self-employed. So kinsa na sila? So kato na mga person nga nagdawat og mga client through project based only. So for example, ako website development o SEO ako ang service. So na a certain period of time lang diha mahuman ang project. So na po uban freelancers like video editor, graphic designer, email marketer. As long as ang imuhang service is project based only, dito na ka ma-fall sa category. Dili ma-fall niya, charot. So number two is remote employee. So kinsa man sila? So anything na trabaho nimo nga employed ka sa agency or company. Diha na mosulod ang virtual assistants, online tutor, graphic designer gihapon nga employed ka sa company. Na po yung video editor pod nga employed gihapon siya. Chat moderator. Giniagawa mo. O ka na makichat kag mga afam para ma-fall nimo. Sana all. Number three, work from home business. Actually, yung work from home business is medyo similar siya sa freelancer. Naka-diferensya lang nila sa freelancers. Kaya freelancers is self-employed sila, pero gigamit lang nila tong service nila to the client lang. Like na a certain period of time para sa ilang project. Ang work from home business, on the other side, is katunan siya mga negosyante nga na sila existing business traditionally. Nga ning transition na sila sa digital marketing. So ang ilahang gihimo ana is nag-create sila og ads or advertisement para sa ilahang produkto or negosyo. In that way, ang market
or reach sa ilahang negosyo or produkto is getting wider. Kung sa may example, ana, if nag-online ka karon like Facebook or YouTube, kana gani mga ads ngayon mong iskip? Oh, mauna. So, number four is vloggers or influencers. Vloggers or influencers are those people nga ningkita og income through their contents. Makita nimo sa YouTube or Facebook nga mga video na ay katawanan, na apoy ang mga content nila is food, na ay travel, na apoy sexiness. Oh my God! Muna sila mga influencers na sila. So, muna siya pinaka-common nga category sa mga work-from-home jobs and business. If na kay gustong ipuno, so feel free to type in lang sa atong comment section. Next is skills and qualifications nga imo ang kinahanglan kung naka sa work from home setup. Number one, good communication skills. Communication is very important kung naka sa work from home setup. Nga naman, of course, para mag-communicate mo tarong. Damn! Mostly sa mga work from home setup, ang ilahang mga client is foreigner. So, required yun siya nga naka good communication skills para dali rin mo magkasinabot sa mga task nga yung ipabuhatin mo. So, good communication skills is very important, guys, especially kung naana ka sa work from home setup. Second one is time management. Importante kayo ang time management kung naana ka sa work from home setup. Kaya nga no, kaya kanang routine mo sa balay, patandog yun na siya. Like, mata ka, matay pa kang bata. Especially ka itong mga parents, so matay bata. Magluto, huwag na mo isari-sari store sa inyong balay, napay mo ayo, napay silingan nga mag-video kay. Oo, taga na kaayo. Ang work from home setup na kay freedom to choose your time, but then again, kung ikaw employee ka, it's still 9 to 5. It's still 8 hours of work. So, that's number 2. Other qualification is relevant certificates or degrees. Like the traditional employment, kinahanglan gihapon nimo ang certificates and degrees para nabugay proof sa imong employer nga kabalo jud ka nga skill. Another qualifications is skills. Yes, ang skills nimo mo na nga pat ang imuhang sundon para ang goal nimo sa pagpangita trabaho is clear. So, ang pinaka-importante sa tanan, attitude. Nga nung attitude man ang pinaka-importante sa tanan. Kaya itong mga previous nga ako ang gisulti ninyo before, kaya rato nimo ma-acquire. Pero ang attitude, kung batid yung attitude, mawala yung ito tanan. So, attitude is very important. Okay. So guys, kato lang sa skills and qualifications. So, kung napa mo ipuno, comment lang below. And ato na i-feature sa itong next video. Next is tips and strategies kung unsaon pagpangita og work from home jobs o asa pag ka posible makapangita og work from home jobs. Okay, so tip number one, og nana kay course or nana kay certain skills, you have to build up your profile sa LinkedIn, Facebook, or na imuha na baka website. Dito nimo iputang tanan imo mga qualification and skills. Mamaguna ipasa nimo as resume sa imuhang mga prospects kung mangita na ka og online jobs. Tip number 2, your profile should be clear and precise. Ayaw tundagan ka ayong mga artistic eklabush. Number 3, make your profile accessible sa desktop or mobile. Okay, number 4, asa man ta pwede makapangita og online jobs or from home? Number 1, Google. Number 2, Facebook. Ato ka sa mga Facebook pages nga according ra pud sa imong niche. LinkedIn is very powerful pud siya for a B2B like business to business. Sa LinkedIn palandaan pud din nimo iputan dito imong mga abilities na naman dito tanan. So isa ang LinkedIn, another thing is onlinejobs.ph. Isa na siya sa mga pinaka go-to na ko itong nangita pa kong trabaho. I-type in na nimo imuhang niche or imuhang skills, imuhang service. Then, ma-appear na tayo dito tanang mga employer nga nangita o work from home employees. Okay, isa pa, o Facebook, i-type in lang imuhang skills. Daghan na kayo ma-appear na actually daghan na gani karong mga advertisement nga mga agency nga nangita o sulag mga VAs. Agencies, kung first time ka, very nice ang agency. Kaya sila mo yung facilitate sa imuhang employer, which is very good. Next is common challenges of working from home. So, unsa may pasabot, ana. Meaning, ana, unsa yung mga balakid sa imong kinabuhi if pag-start na ka o work from home jobs nimo. So, actually, daghan siya. Pero, nara ko yung 3 points nga ihatag sa inyo, ha. So, number 1 is how to stay motivated.
As you know, na working from home na radyo kasi inyong balay. So, pasabot na, perting laaya kayo guys. Well, motivated kapag start. Pero in the long run, umabot yun ang panahon yung laayon ka, kapuyan ka, magsakit ang lawas, daghan pang mga heartaches, at charot. No! God, please, no! 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 Number two, avoiding distractions. Daghan ka ay distractions if nakasapalay. Cellphone palandaan mo, Netflix, mulan to baka Viva Max o apil mo gina siya. Paano masabi? Ikaw rin nasa balay, kasi mo luto, kasi mo trabaho, napay mga bata. And number three, maintaining your work-life balance. Unsa man na siya, so mo na siya ang pagbalanse sa imong life o sa imong trabaho. Sometimes, o ma-overwhelm ka sa imong trabaho, ganahan ka, nakuha ang income, nakuha ang kita. So, mo trabaho ka all, siguro ka ng 8 hours kulang rin na. O ba niya, 12 hours pa, mag 16 hours. Not knowingly nga, imong family mo, hanap mong mabiyaan. So, di po na niyo makalikayan. In other case, kung makita po nalang ako kay sila kita, dito na po sila sa overspending. Kay mo to, magsige na maglaag, pag-usahay, dili na niyo ma-meet ang mga expectations sa imong boss. Kay wala, nagsige na maglaag, di na ka matawagan. Kay mo lang ito, vitamin C. Isa pa pagod, o sige ka ganaan, kanarama ka sa balay. So muna siya ma-expect ni mga challenges kung naka sa work from home and online jobs. Diri na punta sa mga tips for staying productive. Tip number one, create a dedicated workspace. Kung naka extra space sa imuhang kwarto, dito ka magtrabaho para focus lang ka sa imuhang trabaho. Tip number two is setting clear goals. Importante kayo na naakay goals sa imuhang trabaho. In that way, ma-minimize ni mo itong mga distractions sa imuhang everyday nga pagtrabaho. Kaya na may na makaibiset nga goals. Kanusta ka mag-start o kanusta po ka mahuman. Number three, taking breaks when needed. Kung ma-overwhelm ka sa imuhang trabaho, sahay ang imong utok, dili mag-function. Murasyag buuga ba? Kinahanglan dyan ka mo pahulay po. Or break lang gamay. Bisit mga 5 minutes or 10 minutes every hour, okay na siya. Dako kayo ang gigampanan sa ato ang mata. So, you should take care of your eyes. So, yun. Muna po ito yung share na ko aning nga vlog. So, ikaw na bahala mo decide kung gusto na ka mo start sa imuhang journey on working from home. And guys, na-declare ko may nga request. As you can see, bago pa kayo ni ato nga channel. So, ang goal ni nga channel is to help our localities, our local people, especially mga Kabisayaan, ito ang mga silinga, ito mga friends nga curious about working from home. So please share if ganahan mo mga content ngayon ani. And of course, like na lang po doon, subscribe ang ito ang channel. And don't forget to click the bell button para ma-update mo sa ito mga bagong video. Ciao for now!